na huwag mong gawin, sinuway mo! Anak pa rin ako. Tatoy ko pa rin siya. Tao lang naman ako eh. Naghahanapin ako ng kaibigan. Mahirap bang intindihin yun? Bakit sumama ka na naman doon sa Fina na yon? Mas tao pa nila akong tratuhin kaysa sa inyo. Pag lumabas ka, sigurado mong hindi ka na babalik. Talaga hindi na ako babalik. Nay, pwede po bang dito muna ako sa inyo? Jo Marie, I hope you're feeling better. Ma, gusto niyo po kausapin ko? Wag na. Let him be. Ma, wala naman po kong gagawin eh. Gusto niyo, sama ko kayo? May lakad po ba kayo? Sana nga, anak. Pagpatuloy mo yung pagbabago po. Sabi ko naman po sa inyo eh. Bigyan niyo lang po ako ng chance. I believe you, anak. Thank you. Let's go. Pwede ko ho ba makausap si Fina? Hindi. Mabilis lang. Kayo po talaga yung gusto ko makausap eh. Hindi ko po gusto na guluhin yung buhay nyo. Pero sincere po talaga ako sa pakikipagkaibigan kay Fina. Maniwala po kayo. Ano ba? Pwede ba umalis ka na? Gusto mo ba mag-hurimentado ako dito? Tatawag ako ng lespo. Okay lang po. Sige po kung gusto nyo. Pero sana pakinggan nyo naman po ako. Kahit isang beses lang. Nakikiusap po ako. 5 minuto. Yung mga nangyari sa amin ni Fina dati, hindi ko po sinasadya yun. Naintindihan na po ni Fina kaya pinapatawad niya na ako. Ikaw ba, ano ba talaga intention mo sa kapatid ko, ha? Alam mo, Jo Marie, huwag na tayo maglokohan dito. Huwag mo sabihing mahal mo na siya. Magaan po yung loob po kay Fina. Maraming bagay sa isip ko ang binuksan niya. Maraming pagkukulang sa buhay ko na pinunan niya. Gusto kong nakakasama siya. Gusto kong nakikita si Fina. Kung ganun po ang ibig sabihin ng pagmamahal, siguro nga po, mahal ko na yung kapatid niyo. Lagi niyo po kasi naikwento kayo sa akin eh. Kung gaano kayo kaimportante sa kanya. Na gusto niya kasama kayo sa pangarap niya. Na gusto niya kasama ka. Kaya kung papasok po ako sa buhay niya, gusto ko po sana kasama kayo. Kasi alam ko po na hindi kumpleto yung buhay niya kung wala kayo. Pasensya na, anak, ha? Ay, ayos lang. Anak. Sana akong mamasamayin, ha? Pero, alam mo, gusto ko tumira ka dito. Kaya lang, iniisip ko rin yung ate mo, eh. Mahanapin mo nun, tsaka kailangan ka niya. Matapang naman ko si ate. Kanya tayo kailangan. Paano hindi? Ikaw nga nagsabi sa akin na pag nagising ka kaninang umaga, nanang unang beses na wala sa tabi mo.
sinasabing sa'yo na kulang lahat para sa kanya. Kulang ang pag-asa niya. Alam mo, anak ko, pag ang tao, tinanggalan mo ng pangarap, ba eh, parang pinatay mo na rin siya. Pina, alam mo, kahit na ano pang nasasakit na salita ang binitiwan ng ate mo sa akin, tatanggapin ko yun. Kahit ano. At alam bakit? Kasi mahal ko siya. Mahal na mahal ko kayo. Fina. Iwan mo muna kami. Sandali lang to. Ba't ka nandito? Kasama mo yung ate ko? Oo. Ayos na kami. Nasabi ko na sa kanya lahat ng gusto kong sabihin. Na ano? Na mabuting tao ako. Na maganda yung intention ko sa'yo. Na magiging mabuting kaibigan ako sa'yo. Buti naman. Papatayin na ba niya si tatay? Ah, hindi ko alam eh. Tahimik kasi yung ate mo buong biyahe. Pero it's a good sign. Kinausap niya yung tatay mo. Yan. Nasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin sa'yo. Wala ka masasabihin sa akin. Marina, anak ko, kahit na habang buhay akong lumukod sa harap, gagawin ko. Hindi ako titigil. Araw-araw, gising ako at mabubuhay ako at hindi ako mawawala ng pag-asa. Nagdarating din ang panahon na mapapatawad mo din ako. Naiintindihan mo yun? Ayoko ng gulo, Tay. Pero kung kayo lang naman din ang magiging dahilan ng pag-aaway namin ng kapatid ko, huwag na, no? Ano ba? Gusto mo ba lumuhod ako? Ito na. Patawarin mo ako. Nakaluhod na ako sa harap mo. Kahit sa damakmak na munggo pa ang luhuran mo dyan, hindi mo na maibabalik lahat ng hirap namin ng kapatid ko. Ako. Patawarin mo ko, patawarin mo ko. Anak ng toko, alam mo, patawarin mo ko! Ayoko nang maulit yun, ha? Ayoko nang masaktan. Pagod na akong magalit. Titigan lang ba tayo? Wala ka bang mga kamay? Nandito? Sa kapa.
Iba naman ang magulang na walang problema sa anak. Iba tong Jo Marie eh. Bigla na lang tumigas ang ulo. Parang nagising na lang kami isang umaga na ibang tao na siya. And I'm sure this Fina girl has something to do with this. Buti pa nga tong si Jeko. Ngayon, tumitinu-tinu na. Hindi na namba, babae. Ma, ako na naman nakita mo. Totoo naman ah. At alam mo, ngayon lang nangyayari ang sobrang galit ng Manong Sol mo. Hindi naman siya ganun kay Jeko eh. Kaya, kinakabahan ako eh. Ayoko naman masira ang pamilya ko. Maayos din yan. Boys will be boys. Tiyagaan lang talaga sa pagbabantay. Kasi kamukha naman mabait itong si Jeko eh, lalo na si Jo Marie. Eh, bad influence nga lang ng konti, pero mababait ang mga anak mo. Sira talaga ulo nitong pamilyang ito. Ang totoo, pak nyo! Pagkakaayos-ayos din lang pala kayo, eh yun, pinahirapan nyo pa sarili nyo. So, hindi pa dito natatapos ang lahat. Dahil yan si tatay, pag di pa yan umayos-ayos, eh hindi talaga kami makikita niyan. Di ba, Fina? Di ba? Oo, tumpak! Tumpak! Oh. Anak ng tumpak! Lalo na ngayon, totoo yan. May boyfriend na anak ko. Uy, tay! Ano ka ba? Huwag ka nga ganyan, nakakahiya. Boyfriend mo na siya? Hoy, ikaw! Huwag ka nga sumasabat-sabat dyan. Nakikisaw-saw ka na naman eh. Eh, nakakainis naman eh. Lahat kayo nagkabati na, tapos ako hindi nyo pinapansin. Eh, wala namang akong kasalanan. Fina, di naman si Epi ang nagsumbong, no? Yung mga regalo ni tatay, nakita ko. Tsaka hindi ko ang pinugtahan ko doon. Yan. Oh, sorry na. Kahit wala akong kasalanan. Tatanggapin ko lang yung sorry mo kung may kipagbati ka kay Jo Marie. Okay lang yun. Walang problema. Sabel! What? Bad mood? Jo Marie! Hi, Sabel. What are you doing with them? Alam mo na daddy mo yan? I don't care. Itong RPL Industries, sino nag-aasikaso dito? Ako po, Mr. President. Napacheck mo na ba ang specs sa mga engineers? Yes, Mr. President. Yung report po ng engineering office naka-attach po dyan. Itong Man Industries? Buo na po ang report nila. Yung Swiss Corporation? Naayos na rin po. Kompleto po ang report nila at wala po akong nakitang anomalous dealings. Isabel, are you okay? Kanina ka pa nagkakamali, ah. Oh, well, you're just tired, probably. Okay, everyone, let's have a break. 15 minutes. 15 minutes. Isabel. Not now, please. One-on-one, may duda ka pa rin ba doon sa mga kontrata? Hindi ko na alam. Wala naman akong makitang butas. Ginawa ko naman ang sarili kong investigations. Pero lahat naman nagmamatch. Yan naman ang hirap sa'yo eh. Lahat na lang, hinahanapan mo ng butas. Tandaan mo, Juan. Lahat na bagay sa mundo may loophole. Kahit buhay, meron ang dami. Manong Sol, paano ko makikita ang mali kung hindi ko titignan ang tama? Bakit? May mali ka na bang nakita? Manong Sol, wala nga. Pero ang mga sinasabi lang nila, ang pinangahawakan ko. Kilala niyo naman ako, Manong Sol eh. Kilalang kilala. Kaya nga, pagminsan, pag may sinasabi ka sa akin, nakala kang walang tiwala,
nasasaktan ako. Iniisip ko na lang, mabuti kang tao. At talaga lang ganyan ka. Hindi naman sa nawawalan ako ng tiwala sa inyo. Hindi naman ako magkakaganito kundi dahil sa inyo. At tatanungin ko ng malaking utang na loob ito. Kayo na ang pinakamalapit na kaibigan ko, Manong. Manong ko na kayo, best friend ko pa kayo. Pero sa akin lang sana eh, hindi maging sagabal sa tungkulin natin ang utang na loob na ito. Siyempre naman. Hinding-hindi. Pangako ko. Maraming salamat, Manong Sol. Maraming salamat. Can you please stop following me? Si CR din kaya ako. Sasinto, pwede ka ba namin makausap? About what? Gusto sana naming makahingi ng audio sa presidente. Baka matulungan mo kami. May chief of staff siya. Sumulat kayo doon, tapos... Kala ko ba makatao siya? Di ba yun naman ang alam ng lahat ng tao dito? Makatao, bayani. May mga gusto lang naman kami sabihin. Bilang youth members ng school na to, anong masasabi niya na nakadikit ang pangalan niya kay Vice President Buenavista na kilalang kurakot? Oo, kurakot. That's all hearsay. Yun din ba ang stand ng presidente? Dahil ba si Vice President ang isang pinakamalapit na kaibigan at advisor niya? Okay, opinion ko yun. I'm sorry. Pero may standard operating procedures ang opisina ng presidente. Tumawag kayo doon, magpa-appointment kayo. Isa pa, I don't meddle with my uncle's political affairs. Kaya walang nangyayari sa bansang to eh. May mga taong ayaw mangialam. Hindi ba katangahan yun? May mga bagay kang pwedeng gawin, pero wala kang ginagawa. Are you calling me tanga? Obvious ba? Sige, Isabel. Patulong mo yung mga yan. Ganyan na yung mga yan eh. Hilig magpabida. Akala mo, alam nila yung ginagawa nila. Hoy, huwag kang makialam dito! Presinto. Hindi estudyante dito ang lalaking ng gulo. Dinala na namin siya sa presinto at agad-agad sinampahan ang kaso. Thank you po. Nakausap ko na rin ang presidente and the first lady at ang mamo. And I told them everything is okay. Pupunta sana sila dito pero ang sabi ko sa kanila, pauuwi na lang kita agad. Salamat po ah. Isabel, are you okay? What happened? John! Selos ka, ano? Ako? Selos? Baka tsota ko ba yun? Ay, hindi ba? Feeling ko kapag niligawan ka ni Jomer, anong sasagutin mo agad eh. Eh, trick na trick yung mga mata mo pagkasama mo siya. Uy! Oh, yung abs ko. Biro lang. Ito naman, no. Kakabatinga lang natin, away na naman. Fina! Uy! Fina! Masensya na, eh, hindi ko kayo nasamahan. Kailangan ko kasi magbigay ng statement sa mga pulis eh. Bakit marunong kang humawak ng baril? Bakit marunong kang lumaban? Hindi nyo kasi na itatanong. Member ako ng karate team sa probinsya. Tapos yung tatay ko, mahilig sa baril yun eh. Kaya medyo naturuan ako. Wow! Hindi mo naman kasi sinasabi. Akala tuloy nitong Isabel, gun ka. Hindi nyo naman din kasi naitatanong. Eh, nahihiya naman ako magkwento. Baka sabihin nyo, nagyayabang ako. Well, thanks for saving me. Walang problema yan. Ah, sige. Mauna na ako. May asik kasuhin pa ako eh. Ano itong ginawa mo? Bakit ka sumama sa gulo? Wala po akong choice, sir. Muntik nang masira yung cover mo. Pag nahuli ka, lagot tayo. Masisira lahat ng plano ko. Hindi naman po siya nakalata. Nakausap ko na po siya. Wala na pong problema. Siguraduhin mo lang, Francis. This is your biggest assignment. And don't even think about failing me. Yes, sir. Guys,
mula sa araw na ito, magsasama-sama na tayo. Bakit ayaw mo makipagkaibigan sa kanya? Kung papapiliin ka, sino pipiliin mo? Ito lang tatandaan, hindi ako umiiwas sa'yo. So si Pina nga ang pipiliin mo? Yung kaisa-isa kong best friend na wala pa. Nagod na ako. Lagi na lang akong mali! Lagi na lang! Nona, sumusobra ka na, ha? Kung wala kang karapatan na pakialaman ang buhay ko, wala pa sila, ha? Ah! Ah! Ano ba? Ah! Ah!